Matapos bumaba ang singil sa kuryente noong nakaraang buwan, inanunsyo naman ang Meralco na may taas singil ngayong Hulyo. Kung magkano yan, alamin natin yan sa ulat ni Rod Lagusay. Higpit sinturon na naman ang ating mga kababayan dahil sa nakaumang taas singil sa kuryente. Kaya ang ilan sa nakausap namin, kanya-kanyang diskarte para mas makatipid pa sa kasulukuyan nilang konsumo. Siguro kung hindi nilang kailangan ng aircon sa bahay, na mayroon naman tayong mga electric fan, kung hindi kailangan ng ref, wag na munang gamitin. Kasi ganun lang ang kailangan gawin eh, para mas tipid. Sa amin pag gabi lang, sisindahan yung ilaw. Tapos pag medyo umaga na kayo lumiliwanag, papatay na yung ilaw. Tapos yung mga nakasaksak na mga electric fan o ano pa man, kailangan binubunot para makatipid sa kuryente. Nasa higit 2 piso kada kilowatt hour ang dagdag singil para sa electricity rate ngayong buwan. Dahil dito, nasa higit 11 pesos per kilowatt hour ang overall rate ng isang typical household mula sa higit 9 pesos per kilowatt hour noong nakaraang buwan. Ibig sabihin, ang mga residential consumer na kumukonsumo ng nasa 200 kilowatt hour, nasa 430 pesos ang dagdag sa total electricity bill. Yeah, again, I would just like to emphasize ang pagtaas po ng rates ngayong buwan ng Hulyo ay dahilan sa normalization of the power costs. Last month was artificially low, brought about by the deferment in the OSM charges, so hindi ho yun yung actual na naging rates. Kumbaga po, hindi reflected yung actual rates last month. Ngayong buwan na kasi sisimulang singilin ang mga ipinagpalibang singil na generation charge. Kasama na dito ang iniutos ng Energy Regulatory Commission na utay-utayin ang wholesale electricity spot market o OSM charges hanggang Setyembre. Iba pa dito ang una ng ipinagpaliban na 500 million pesos generation cost. Pero inaasahan naman na posibleng bumaba ang rates sa susunod na buwan. Nakita na natin sa spot market na dahil nagsimula na yung tag-ulan, bumaba na rin yung demand at nag-i-improve na rin yung reserve levels in the spot market. Kaya bumababa din ang presyo in the spot market. So hopefully this will continue and we can reflect this in the August generation charge. Habang sa Setyembre, titingnan pa ang ibang factor kung magiging magkano ang singil sa kuryente. Samantala, paala ng Meralco na siguruhin na nasa maayos sa mga linya ng kuryente sa bahay ngayong tag-ulan. Rod Lagusad, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.